Magandang gabi po mga minamahal naming taga-subaybay, mga minamahal naming taga-pakinig, mga kaprobinsyano at mga kaprobinsyana. Tayo po ay pang-31 live streaming na natin ngayon sa gabing ito. Dito po sa Jeeping Spot Facebook Live Studio. At kasabay po nito na pang-31st live streaming ng Jeeping Spot Facebook Live Studio, kami po ay nagdiriwang din ng aming 2 buwan na kaarawan mula po nung nagsimula kaming mag-live streaming noong May 14, 2021. So, eksakto po sa araw na ito na tayo ay 2 buwan na dito sa Jeeping Spot Facebook Live Studio. Hayaan po ninyo na ipakilala ko ang aking sarili. Ako po si Attorney Silverio Diong R. Garing, ang probinsyanong mangyan na nagsasabi, kung sama-sama, makakaya, at kung tulong-tulong, susulong. Kasabay po, amin pong palaging inuulit na ang Jeeping Spot Facebook Live Studio ay matatagpuan sa number 29 National Road, Lodora Village, Tunasan, Muntinlupa City. Ang layunin po ng ating programa ay ang makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mahihirap na mamamayan sa kanilang mga suliranin na may kinalaman sa kanilang ari-arian o titulo ng kanilang mga ari-arian. Kaya doon po sa mga hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe to our YouTube channel, Jeeping Spot. Ang atin pong programa ay tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes, na nagsisimula sa 6:00 ng gabi hanggang 7:30 ng gabi. Isa po uling paalala sapagkat dumaan tayo sa pandemya, last year pa po ito, ano? Doon po sa mga nakakalimot, no? Lalo na itong mga kababayan natin sa Muntinlupa, sapagkat mahigita pong 1 taon na karamihan ng ating mga kababayan ay hindi lumalabas o hindi nakakalabas ng kanilang mga tahanan. So, baka po nalilimutan ninyo na kayo ay may mga tungkulin na dapat magbayad ng 1 milyar sa inyong mga ari-arian, sa inyong pong lupain, no? So, para po maiwasan ang problema, mas mabuti na po yung updated ang pagbabayad nyo ng realty tax, no? So, yun po ang unang paalala natin, no? Pangalawa, meron po akong binabasa na isang kaso. Ano po? Ito yung Noemi S. Cruz and Hermine Hildo T. Cruz versus City of Makati. Ito po ay tungkol dun sa mga nauoksyon na property. At yan po ay minsan hindi namamalayan ng mga may-ari ng property. Yung pala kanilang property ay nailipat na sa ibang tao. Ano po? So, dun po sa mga nakaranas at saka doon po sa mga kasalukuyan na may hinaharap na ganung problema, pakisabi po ninyo doon sa inyong abogado, merong isang desisyon ng Supreme Court at ang caption po ay yung Noemi S. Cruz and Hermine Hildo T. Cruz versus City of Makati. Napakaganda pong desisyon. At ito po ay may kinalaman dyan sa mga auction-auction na yan. Ipinakita na po ng Supreme Court, no, na walang presumption of regularity kapag ka ang involved ay tax sale. So, kinakailangan ang mga procedure pagbibigay ng notice dapat walang labis, walang kulang. Dapat eksakto. Hindi po yung ang sinasabi
bibigyan mo ng notice, eh, street lang. Hindi po ganun. Dapat ang notice ay siguradong makakarating doon sa taxpayer. At ang maganda pa po doon sa desisyon, ang sinasabi niya, lahat ng desisyon na tungkol dyan sa tax sale ay void. So, ako nga po ay nakikipag-ugnayan sa mga magaling na abogado sapagkat kung ganun, kung void, sabi ng Supreme Court, dahil void ang decision, ang titulong na issue, dahil dun sa void na decision na yon, ang titulo ay void din. Yun ang maganda doon sa decision na yon. At saka, talaga pong inisa-isa na ng Supreme Court ang mga pamamaraan tungkulin ng Office of the Treasurer. Sapagkat napakabigat po ang sabi nga ng Supreme Court, mga ari-arian na pinaghirapan isang araw, magigising ka na lang na nasa pangalan na ng ibang tao dahil daw sa mga bagay na hindi pagsunod ng ating mga kasamahan dito sa pamahalaan at para itong mga property ito'y ma-auction. So, inisa-isa na po doon ang procedure. So, sinasabi ko po ito sapagkat ito po ay decision ng Supreme Court na may kinalaman sa realty tax at dyan sa mga tinatawag na auction-auction na yan. Ano po? Napakabigat po yung auction-auction na yan. So, Noemi S. Cruz versus Noemi S. Cruz and Herminihildo T. Cruz. Heirs at Noemi S. Cruz and heirs of Herminihildo T. Cruz versus City of Makati. Maganda pong desisyon ng Supreme Court yan. So, yan po. Madali naman po makita ng mga abogado yan sapagkat i-google lang nila yan. No? Ngayon po, napaka advanced na ng technology, kaya po makikita ninyo kahit mga taga-probinsya, ang bilis nila makakita ng mga Supreme Court decision, ginugoogle lang. Nung po tayo nag-aaral, wala pa po yung mga Google na yan. Talagang pupunta ka sa library. At kuminsan, kapag yung librong gusto mong basahin ay nahiram na, so maghihintay ka na matapos, no? So ngayon hindi na po, sa Google lang makikita na mga decision ng Supreme Court. So, yun po. At may nagtanong sa atin na tungkol daw dun sa heirs bond, no? Tumawag at sabi, ayun daw po bang heirs bond ay ina-annotate sa titulo? Ang sagot po, ang opinion po ng inyong lingkod ay hindi. Yung heirs bond ay attachment lang doon sa mga property na minsan ibinebenta na hindi pa nag-expire yung tinatawag nating Section 4, Rule 74. Kung tawagin namin yun, 2 years lien, yung mga property minana. Ano po? Pagka po nagmana kayo ng property, so nilalagyan po, ina-annotate po yung 2 years lien, no? Kasi nga po ay baka merong pagkakautang yung namayapa. So yung creditor ay binibigyan ng 2 taon upang maningil kasi estate po yun, no? O kaya naman kung meron namang sabi nga ay illegitimate child or illegitimate children. So yung mga illegitimate child or illegitimate children ay may 2 taon upang ipaalam, sabihin, kami ho ay mga anak din at kami ay entitled na makamana dyan. So yun po. So, meron pong ganyan na mga titulo, no? Kuminsan, gusto mong ibenta yan. Meron ka, no? Siyempre, sasabihin nung buyer, meron pang ano to, 2 years lien. So, kuminsan, nagkakasundo po yan. Nagkakasundo po ang buyer at seller. At ang sinasabi, sige, bibiling ko yan, pero you provide heirs bond, no? Yung pong heirs bond surety po yun, nabanggit ko na pong minsan dito. Kaya ko lang po inuulit, ang tanong nga po sa atin,
yun daw po ba ay ina-annotate sa titulo? Ang sagot po ng inyong lingkod ay hindi. Sapagkat yun naman ay kasunduan nilang dalawa ng surety at saka yung taong nagkumuha nito. No? Ibig sabihin, kaya mayroong Irish bond kung sakasakaling may maghabol, no? During the 2 years lien, si surety ang mananagot doon sa naghahabol at si surety naman ang mangungulekta doon sa kumuha ng Irish bond. So parang naihalimbawa ko nga po dito na parating ano yan eh, parang bail bond, ano po. So yung piyansador, siya nagbibigay ng pampiyansa at kapag ka pagtumakas yung nagpiyansa, ay siya magbabayad ng halaga ng bail bond, no? Kasi surety lang, ang binayaran lang niya doon ay parang 4%. So ganun din po rito. Ang binabayaran lamang ay yung premium, no? So hindi po inaano yang ina-annotate 'yan, no? At 'yan ay agreement na ninyo. Hindi nga po, kung meron nga pong special power of attorney, nasa sa inyo yan kung babanggitin nyo kung sino ang surety dapat nyong kunin. Paano po kung nakalagay doon sa special power of attorney ay isang surety na gano'n, kung hindi nyo nakuha yun, kaya yung sabihin na lang na heirs bond, pwede na kahit sino. Kasi yan naman, attachment lang na sa mga dokumentong ipapasok nyo sa Registry of Deeds. Ganun din yan, kung isasangla at meron pang 2 years lien. Ngayon, pwede kayong i-require ng banko. Sige, tatanggapin namin yan, pero kumuha kayo ng heirs bond. So, nasa sa inyo yan. No? So, yun po ang function ng heirs bond. Surety yan. Ano? So, okay po. At yun ay itinanong sa atin ng isang kaibigan, isa pong real estate broker, isa sa mga pinakamagandang real estate broker ng Muntinlupa Realtors Board. No? Pag sinabi ko po na maganda, sigurado pong maganda yon. At kahit sino sila, pag narinig nila yung salitang magandang real estate broker ng Muntinlupa, alam na nila yon. So, meron po nang nagpaabot sa atin ng pagbati at pagtatanong, si Marnie Flores. Ano? Ang sabi naman ni Marnie, nakikinig, nanunood po siya, ano? Naging interesado. Ito po si Marnie Flores, ito po yung nag-aaral ngayon. Although, Marnie is already a professional, no? So, gusto niya kasi maging licensed real estate broker. So, ang tanong po niya, saan po binabayaran yung heirs bond? Alam mo, Marnie, yung para ka nang kumuha niya ng insurance, eh. So, babayaran mo doon sa surety company, di ba? Ang binabayaran mo lang doon ay yung premium. Halimbawa, ang halaga ng property, sabihin yung minana, halaga ay 10 milyon, di ba? So, kumisan, ipagbibili yun. So, ang babayaran mo, parang bilang ano yun eh, bilang protection, no? So, may surety na tatanggap noon at bibigyan ka ng heirs bond, sa kanila ka magbabayad. Marami yan. Actually, i-Google mo lang. Marami yan. Mahirap naman banggitin ko rito ang mga pangalan. Pero, parang ano yan, parang insurance din. So, halos pwede kong sabihin sa'yo na kung gaano karami ang insurance company, ganun din karami ang mga surety company. At kung minsan, yung insurance company ay may surety company at ang tawag nila sila ay sister company. Ano? So, yun po. Parang nagbayad ka rin sa insurance. Babayaran mo sa kanila. Sa surety, doon ka rin magbabayad. At i-issue ang kanila ng tinatawag na heirs bond. Kaya po yun ay parang kasunduan ninyo yun eh. Na siya ang mananagot kung may maghahabol at siya naman ang maniningil sa'yo kung nagbayad siya doon sa naghahabol. Yun po ang ibig sabihin ng surety. So, Marnie, yun. Madali lang yan. Para din kumuha ka lang ng insurance. Sa insurance company ka magbabayad. Ganun din. Pag kumuha ka ng heirs bond sa surety, doon ka rin magbabayad. At ang binabayaran mo lang dyan ay yung tinatawag nating
premium. Ano? So Marnie, good luck sa iyong pag-aaral at inaasahan ko na ikaw ang magtatap dyan sa inyong klase. So, advance congratulations sa iyo. So, meron po rito ang magtanong. Simple po yung tanong niya, no? Meron po siyang pre-patent na titulo. Galing po yun sa kanyang mga magulang. At yun ay mamanahin niya. Eh, may nagsabi po sa kanya na hindi raw po yun naiipamana. Eh, kako naiipagbili nga yan yung pang maipamana. Ngayon, ganito po. Sabi ko, tingnan mo doon sa pre-patent. Meron niyang prohibition dyan. Mismo po doon sa titulo. Yung pre-patent po, titulo po yun. May nakalagay po doon na kung hindi ako nagkakamali ay mula sa pagkakabigay o parang gano'n, pagkakagawad, parang kaya Tagalog po yun, alam ko yun, na 5 taon mula sa pagkakagawad ay hindi ito pwedeng i-dispose. Parang hindi pwedeng ipagbili sapagkat eh kung wala ho provision na ganyan, parang nadidipit yung purpose ng batas kasi kaya nga po nagbibigay ng pre-patent para po yung mga walang lupain ay magkaroon ng lupain. Yung pre-patent po kasi ito ay ginagawad ng gobyerno sa isang tao na yung dating forest land, ano po? So, pag sinabi pong forest land, ito po ay pag-aari ng ating pamahalan, ng estado, ano? So, kung yan po ay binungkal mo, nilinis mo, no? At nagawa mo na parang isa na ito ngayong agricultural land kasi may mga tanim ka na, di ba? So, hindi na ito forest land, ano? At yan ay kinuha mo na sa munisipyo, sa assessor's office, na-issuean ka na ng tax declaration, no? At ibinabayad mo na yan. So, later on, pwede mong applyan yan na ma-issuean ka ng pre-patent, no? Nung araw, natatandaan ko, mga maliliit pa kami, no? Meron pa nga pong doon sa Mindoro, mga taga-ibang probinsya nga, eh, nagkakaroon ng lupa sa Mindoro, ano po? At nagtataka ko bakit ang mga lupa nila laging 24 na hektarya, no? Eh, yung pala pong 24 na hektarya, yung po pala ang allowed, yung kung tawagin doon sa mga ini-issue homestead patent. So, dati po, 24 na hektarya, no? Parang for a while, naging 12 na lang yan ngayon. So, ngayon po, ang aking opinion at pagkakaalam, hindi ka na magkakaroon ng pre-patent na lalampas sa 5 hektarya. Kasi yun nga po ang nandun sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Kaya yun nga po bumili, hindi ka na nga makakabili ng higit sa 5 hektarya kasi para makabili ka ng higit sa 5 hektarya baka hindi na individual, no? Baka ang kategory mo ay isa ng korporasyon o developer kaya ka nakakabili ng maraming lupa. Siyempre, bago mo mabili yun, may mga clearance kang hihingin sa Department of Agrarian Reform. So, kaya nakakabili kasi developer. Pero kung individual, ako po, ang pagkakaalam ko, hindi ka lalampas ng 5 hektarya. So, tingnan mo doon sa titulo ng pre-patent at kung yan ay lumampas na sa 5 taon, ano? At kung yan ay minana mo, di ilipat mo sa'yo. Pagka nilipat yan sa'yo, ang may issue ng titulo sa'yo yung tinatawag nating TCT. Yun ay ini-issue na ng Registry of Deeds. Kasi yung pre-patent, ano po yan? Original Certificate of Title yan. OCT yan. So yan ang unang titulo nung lupa na yon. So kung yung lupang yon ay sinubdivide, pag nag-issue ng panibago ang Register of Deeds, TCT na yon. Galing na po yun sa RD mismo. Kaya ko naman po sinasabing yan ay OCT. Pinadadala po yan ng DNR sa Registry of Deeds kasi ang yung RD po ang maglalagay ng numero ng OCT na yan. Halimbawa,
yung OCTing na issue na ng Registry of Deeds na yun eh 999. Ano po? So, dumating yan. OCT. Ang maglalagay po ng number niyan as OCT, yung Registry of Deeds na nakakasakop dyan. Kaya yan po, OCT niyan eh magiging OCT 1000. Ayun po. So, sa mga susunod po, yun na po ang traceback niyan. Pag i-sinubdivide, ibinenta, binenta, o pag tinraceback yan, yun ang una. Yung po tawagin ng iba, eh, parang mother title, no? Kaya lang, kung minsan yung mother title, na, nagkakaroon ng maraming kahulugan, eh. So, OCT na lang po, Original Certificate of Title, no? So, yun, ha? Tingnan mo, nandun sa, mismo doon sa titulo. Alam ko, meron nakalagay doon, ito'y hindi pwedeng maibenta mula sa pagkakagawad sa loob ng 5 taon. So, kung yan ay mapupunta sa'yo at tapos naman ang 5 taon, eh, pwede mong mabenta yan kasi alam nyo, ang pamahalaan ay hindi ka naman gustong itali doon sa lupa. Kaya lang niya binibigyan ng pagkakataon o ng limitasyon, eh dahil hindi porke nabigay sa'yo ng ating pamahalaan, eh bukas bebenta mo na. Eh kaya ka nga binigyan ng pamahalaan ng lupa. Eh dahil wala kang lupa. Eh dahil nung magkaroon ka ng titulo, kinabukasan, ibebenta mo na. Para din pong klowa yan. Hindi nyo basta maiibenta yung klowa. Ang prohibition niyan, 10 taon. So, ganun din po yung mga pre-patent na yan. Kasi nga po, nadidipit ang intensyon ng gobyerno na magbigay land for the landless. Di ba? Kaya may prohibition. Yung prohibitory period na hindi mo pwedeng i-dispose yan. Ngayon, kung may mga no, yung extreme necessity, yan ang lagi kong term na ginagamit, eh humingi kayo ng clearance, ano? At kung payaga naman kayo ng mga namamahala sa DAR dahil valid naman ng reason mo kaya mo ibebenta, eh naniniwala ako pwede mong ibenta yan kahit nasa prohibitory period pa basta valid ang iyong reason because of the extreme necessity. So yun po. At ito, meron pong tanong dito. Kami po ay may titulo at nung kumuha po kami, eh meron pong nakatatak. Ito po ay galing sa mga magulang namin. May nakatatak po na pending konsulta. So, ano daw po ba yung pending konsulta, no? So, usually po narinig natin yung konsulta pagka tayo may sakit. Pupunta tayo sa doktor, pumunta kayo ka doon sa doktor at magkonsulta ka, no? So, itong konsulta para po itong salitang Kastila, ano? So, pero pwede rin Tagalog. Talaga naman ginagamit natin. Konsulta, kaya nga. Ay, pumunta ka doon sa doktor at magkonsulta ka. So, parang magtatanong, ano po? So, yun po. Bakit daw po meron? So, alam niyo po kung minsan, kaya nagkakaroon po ng tinatawag na pending konsulta, ganito po yan. So, halimbawa po si A, di ba? Meron siyang titulo. Pag-aari ni A. Sabihin natin TCT number 123. Ang registered owner ay si A. So, nagkaroon po siya ng transaksyon sa isang tao, no? Meron silang mga naging usapan. At ang usapan nila ay paaring tungkol doon sa lupa, ano po? Maari din namang hindi. At para lamang nare-relate niya na may hinahabol siya doon sa taong yun. So, kung minsan po ang nagiging recourse natin ay tayo ay magpa-file ng adverse claim doon kay A, ano po, na merong TCT number 123. So, yung adverse claim, pwedeng iniisip natin na nagahabol ka doon sa lupa ni A, ano? Ngayon, so, affidavit po yan. Ang tawag namin yan, affidavit of adverse claim. So, siyempre, gagawin mo yan. At kung minsan, pinagagawa yan sa abogado, ano po?
So, ikaw magpa-file ka ng adverse claim doon kay A, TCT number 123. So, pag-aaralan po yan ang examiner ng Registry of Deeds at magbibigay ang ng recommendation ang examiner sa Register of Deeds. So, pag nakita po ng Register of Deeds yan na hindi yan registrable, no? Sapagkat hindi po lahat ng affidavit of adverse claim ay registrable, no? Lagi nating inuulit yan. So, hindi yan, yan ang tawag namin dyan, ididi na yan. Susulatan ka ng Register of Deeds na denied yung iyong adverse claim, no? At kung ikaw ay hindi naniniwala, hindi ka kumporme, yan po ang buod ng sulat, no? Kung ikaw ay hindi naniniwala o hindi ka kumporme sa desisyon ng Registry of Deeds, ikaw ay binibigyan ng 5 araw upang gumawa ng aksyon. Yun nga po yung tinatawag na konsulta. Ano po? So, babalik ka doon sa Register of Deeds kasi nakatanggap ka ng sulat na dinidina yung iyong adverse claim. Babalik ka doon. At dapat pagbalik mo, meron ka na ring isang sulat na dapat notaryado kasi ngayon lahat ng dokumento na ibibigay mo sa Registry of Deeds ay dapat ay notaryado. Ano? So, parang doon sa sulat mo, ang sabi mo, Mr. Register of Deeds, I do not agree, di ba? Hindi ako pumapayag o parang hindi, ayon sa aking paniwala, hindi tama ang iyong desisyon. So, hinihiling ko na i-elevate mo o itaas mo itong aking pagtutol sa aksyong ginawa mo na pagdi-deny do sa aking adverse claim. At yun po ang ibig sabihin nun sa amin, ano po, at yun ay nasa batas po yung salitang yun, konsulta. Ikaw ngayon ay magkukonsulta at yung konsulta mo ay dadalhin sa administrator ng Land Registration Authority for resolution. Ano po? Parang sa isang madali sa parang appeal po yun. Kaya po, pag ako po sumusulat, nilalagyan ko na appeal and konsulta. Para medyo madaling maintindihan ng layman, ano, parang alam niya, appeal. Oh, sige. So, pagkayan po, dinala mo doon sa Registry of Deeds, doon sa loob ng 5 araw, matapos mong matanggap ang sulat na idinideny yung iyong adverse claim, pupunta ka sa Register of Deeds, may dala ka na ng yung sinasabi natin na appeal in consulta, no? Parang, pwede naman pong maiksi lang yun, no? Parang ang pinaka-gist po nun, yung buod. Eh, you don't agree with the decision of the Register of Deeds in denying your adverse claim. Meron ka lang pong babayaran doon sa Registry of Deeds na 180 pesos as consulta fee. So, pagkabayad mo nun, yun po, magkakaroon na po ng tinatawag na pending consulta yung titulo ni A. Ma-annotate po yun doon. So, hindi po maaalis yun habang hindi nare-resolve ng administrator yung konsulta na yun. Ngayon, pagka sinabi ng administrator na sinusustain yung denial, so dun lang po matatanggal yun, no? So, ibig sabihin, tama yung ginawa ng Register of Deeds. At yun ang iyong appeal in consulta, dinesisyon na ng administrator at sinasabi niyang tama yung aksyon ng Register of Deeds. Ano? Ngayon, kung halimbawa naman po ang desisyon naman ng LRA ay mali ang Register of Deeds, so ma-annotate po yung inyong adverse claim. Yun po. So yun po ang pinaglalabanan doon sa konsulta. Yung dating i-deny ay isusustain ba ito? O hindi? I-re-reverse. Ibig sabihin, kung hindi ito sinustain ng LRA, nire-reverse yung decision ng RD. So, ma-annotate. Yun po ang ibig sabihin nun. No?
Yan po ay naghihiring din. Nagpapalitan din kayo. Yun namang hearing, hindi naman masyadong formal. Doon po yan naghihiring sa central office ng LRA. So yun po ang konsulta. Ano po? Sana po ay naliwanagan kung ano ang ibig sabihin ito. At yun ay tawag natin ay parang appeal. Kaya ako nga sinasabi ko, appeal and konsulta. So yan po ang nakatugon. Yan po ang tugon ko doon sa nagtanong kung ano yung konsulta. So inaasahan ko na yung aking opinion ay nakasagot sa iyong katanungan. So meron pong katanungan dito at ang sabi niya, tanong, nakabili ng lupa sa isang exclusive subdivision, namatay na yung lalaki, meaning sa babae na mapupunta lahat ng iniwan. Ano naman po yung sinasabi nila na inheritance law? Parang ang sinasabi mo, meaning sa babae na mapupunta lahat. Hindi po ganon ang opinion po ng inyong lingkod. Unang-una, tatanungin ko, meron bang mga anak? Pero dito po sa tanong ninyo, parang sinasabi ninyo na walang anak. Although hindi nyo po sinabi. So let us assume facts, no? Para maging maliwanag. Kung ito po ay may mga anak, ano po, yung mag-asawa na nakabili ng isang lupa sa exclusive subdivision, no? Kung sila po ay may mga anak, ano po, yung mga anak na yon ay tagapagmana rin ng namayapa. Oh, ganito po. Yung kalahati po nung ari-arian na yon, ang kalahati po nung ay doon sa kanyang asawa, doon sa naiiwang babae, doon sa widow, ano? At doon po sa kalahati, dahil may dalawa siyang anak, at saka si Mrs., ano po, yung naiiwang asawa, siya po ay tagapagmana rin. So yung kalahati po, ang totoo nun, nahatiin po yun sa tatlo. At yung tatlong yun, tigigisa po yung dalawang anak, isang parte yun. Yung pangalawang anak, isang parte yun. At saka si Mrs., yung byuda, isang parte yun. So yung kalahati ay hahatiin sa tatlo. So ang magiging ari-arian na ngayon ni ng naiwang byuda, ano, ay yung kalahati at saka yung isang parte nung kalahati. Ano po? Yun po ang tamang paghahati, ano. Ngayon, kaya ko po sinasabi na mag-a-assume tayo ng facts kasi kuminsan po sa text hindi naman ako kumpleto talaga, di ba? So halimbawa naman po ay walang anak. Ito. Kasi alam niyo po ang manahan, ha? Ang pagmana po para po yung cross, ano? Madali pong paliwanag, ano? Ang pagmamana ay pababa, ano? Kung walang magmamana sa ibaba, ibig sabihin kung walang anak, ang magmamana yung magulang. Ano? Ngayon, kung walang magulang na magmamana, di yung mga kapatid. Di ba? Yun po ang pagmamana. Kaya pababa, pataas, tapos biglang kukros. Yun po, parang cross ang pagmamana. No? So, bigyan po natin ng halimbawa dito, wala pong anak. Ano? So, ang ibig niya sabihin, ang meaning po ba, ang lahat ng ari-arian na yon ay mapupunta doon sa widow? Parang hindi po. Ako po, ang opinion po ng inyong lingkod, ganito po ang gagawin doon. Yung kalahati po noon ay kay widow kasi conjugal share niya yun doon sa absolute community property. Kalahati po yun, no? Dahil wala silang anak, ano ba? Yung kalahati po na naiwan nung yumaawa, no? Kalahati, nung kalahati, yun po ay pupunta doon sa kanyang byuda. Ano? At yung kalahati po, pupunta yan doon sa mga magulang. Yan po ang nasa batas. At yan po ang pagkakaalam ko. Ano ba? So, iano po natin, ha? Medyo, kuminsan, maraming nangyayaring ganyan, no? Eh ngayon, kung yun ang mga magulang, nagwi-wave na doon sa kanilang manugang, wala pong problema yon. Ganon din naman, kung yung manugang nagwi-wave na in favor of sa kanyang parents-in-law, wala din, tigalhati sila.
No, pero yung batas po, ganun. Kalahati, una yung kalahati, hindi naman po kasi estate yun. Yung kalahati talagang share ng babae yun eh. No? Ngayon doon sa kalahati, ang opinion po ng inyong lingkod, hati po kayo ng mga magulang. So, yun po ang opinion ko. So, ano raw po ba yung sinasabing inheritance law? Eh, minsan po kasi pinagaganda ang mga pangalan. Eh. Pero, simple lang po ito, parang mas madaling tandaan eh, yung law on succession. Ibig sabihin, law on succession, yung batas sa mga pagmamana, ano po, success nga, succession, di ba? Succession, di ba? So, natatandaan ko po na nung araw, yung professor namin, eh, sabi niya, when there is succession, there are relatives. Ayan, yun nga po ang ibig sabihin. Pag daw po may manahan, ay lumalabas ang mga kabag-anak, parang ganun. So, joke po yun, no? Pero parang ganun nga, when there is succession, there are relatives, no? Meron pong mahabang katanungan dito, ano? Hayaan nyo na basahin ko. Hi. Hi po, patulong naman at pahingin ng advice po. Ano po ba ang mas legal? Ang may SPA? SPA o title ng lupa? Ganito po kasi ang nangyari. Binenta ng tatay ko ang kalahati ng lupa at binigyan ng SPA ang nakabili, tapos yung kalahati binigay naman sa akin. Kaya po ang ginawa ko, pinagawang ko ng titulo. Ngayon, gusto ko po ibenta ang aking lupa. Kaso yung nakabili ng kalahati, sinakop ang lupa para sa akin. Wala silang right of way. Gusto kong ibenta yung kalahati ko, pero sabi niya, harangin niya kasi may SPA daw siya na galing sa tatay ko. Kahit dumaan daw kami sa barangay, mauhold ang pagbibenta. Ano po ang gagawin ko? Salamat po. Eh, hindi ko maintindihan. Sabi mo, merong binenta ng tatay mo yung kalahati at may SPA. Hindi ko nga alam kung para saan yung SPA. Eh, no? At yung kalahati naman, ayon sa'yo, napatituluhan mo. So, ngayon may sinabi ka na wala silang right of way. Eh, kaya siguro dumadaan dun sa lupa mo. Parang hindi tama ang pagkaka-subdivide niyan, ano? Ngayon, sinasabi mo, balak mong ibenta. At sabi naman nung iyong karatig na dating pinagbentahan ng tatay mo, ay haharangin yan. Eh, siguro, medyo hindi na ito halos sa problema ng titulo kasi may title ka eh, di ba? Siya naman, inaasahan ko na meron din. Ang problema lang, wala siyang right of way. So, maaaring hindi maganda ang pagkakahati ninyo. Ngayon, ang sabi mo, gusto mong ibenta. At siyempre, yung karating mo, edi magiging panibago na naman ang kanyang magiging karating. Eh, dumadaan lang siya dun sa lupa mo kasi wala nga right of way. Ngayon, edi sa kanya mo ibenta para wala kayong problema. O kamo, meron ka pa sinasabing kahit sa barangay. Eh, sa barangay naman ay ang pag-uusapan lang ninyo dyan eh, para kayo magkasundo. Kasi ang sa barangay naman, bago kayo magdimandahan, eh, magkaroon muna ng conciliation. Kasi kung maliit lang naman diferensya, o mapag-usapan sa barangay, eh, pasensyahan at mag-unawaan. Katulad nyan, parang anong yayari rito eh, dumadaan siya doon sa lupa niya at siya nagkakaroon ng uncertainty na baka mamaya iba makabili, hindi siya padaanin. Eh, hindi ko lang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng SPA. Kasi yung SPA po, eh, under law on agency, eh, pagbibigay ng karapatan doon sa attorney in fact na may gagawin. Eh, pero ang sabi mo nga, may titulo ka na rito. Oh. Eh, siya naman, sinakop. Diba? Siyempre, yun sa mga tanong ninyo, eh, baka error in terminology lang yon, sinakop. Baka naman, dumadaan dun sa lupa mo. At sabi mo, gusto nyo mong ibenta, ay di, alok mo sa kanya. Diba? Eh,
iwas na kayo doon sa magbabaranggayan pa kayo. Eh para namang sa tingin ko, itong lupa ninyo, hindi naman itong lote ninyo, hindi napakalaki, no? Ngayon, may tinatanong ka, alin ang mas matibay? Yung SPA o yung titulo? Eh, kahit na siya may SPA at ikaw may titulo, di sasabihin ko sa iyo na mas matibay yung hawak mo. Diba? Lalo na kung ang titulo ay nasa pangalan mo na, katulad ng sinabi mo, napatituluhan mo na. O ano yung sinasabi niya na SPA na galing sa tatay mo? Eh wala na yun, napatituluhan mo na yung lupa eh. Di ba? So yung, lalo na sabi mo nga, namatay na yung tatay mo. Alam mo ba ang SPA, yan ay nawawalan. Nawawalan ng visa yan kapag namatay na yung nagbigay. Ano daw ba ang isa sa pamamaraan para ma-revoke, di ba? Parang automatic revocation. Eh di, pag namatay yung principal, wala na po yung SPA kung ano man yung nilalaman nun. Although, hindi mo binanggit dito. Ngayon, binibigyan ko lang ng buhay yung katanungan mo. Alin ang mas matibay? Yung SPA, ang tanong mo, o yung titulo mo? Ay, sisiguruhin ko. Sabi nga, parang ano yun? Ay, titulo mo. Napatituluhan mo na nga sa pangalan mo eh. Eh siya, sinasabi niya, SPA. Eh, wala na nga si daddy. Wala na nga si tatay. Namatay na. So, revoke na yung SPA na yun kung ano man yun. Ngayon, ang problema ninyo, baka, alam mo naman, kung minsan niya, maliliit na lote, no? Eh, kung minsan, kung sino yung magkakapitbahay, ano? Eh, nagkakaroon ng problema pagdating sa ganyan. So, dahil dumadaan siya sa lote mo, at ikaw naman gusto mong ibenta, edi sa kanya mo ibenta, hindi yung sasabihin niya na magbabaranggayan pa kayo. Eh, ang hawak lang niya, SPA. Eh, ang SPA nga galing kay tatay. Eh, si tatay na mayapa na. Eh, revoke na po yun. Kapag po ang SPA, ang principal, namatay na. Ano po? Yun po ay revoke na. Wala na pong visa yun. Ngayon, ang tanong mo, alin ang mas matibay? Yung titulo mo o yung SPA niya? Eh, kahit na nga po buhay pa si tatay, mas matibay. Eh, titulo na yun. Nasa pangalan mo na yun eh. Di po ba? So, yun ang aking kasagutan. Sana yung aking opinion nakatugon doon sa iyong katanungan. At kung meron po kayong mga katanungan pa, ano po, ang akin pong masasabi ay mag-iwan po kayo ng mensahe doon sa aming page, no? Jeeping Spot Facebook Live Studio, at malugod naming bibigyan ng kasagutan ng inyong mga katanungan. Sapagkat alam nyo po, yung isang oras at kalahati, hindi po kaya na bigyan ng daan ang lahat ng inyong katanungan. Pero lahat po yan ay naririto at aming bibigyan ng kasagutan yan, no? At kami ay nagpapasalamat, kami po ay inspirado sapagkat dalawang buwan na po tayo nagkakasama rito, dumadami po ang ating mga taga-subaybay. Dumadami rin ang ating mga bumabati. So, apat na minuto po at subukan natin. Meron pa po kasi rito eh. Eto, bigyan natin to ha. Meron pa namang apat na minuto eh. May lupa po kami na nasa bandang likod. Kinausap po namin yung may-ari ng lupa sa harapan para humingi ng right of way. Kaso po, ayaw niyang magbigay. Hindi po ba pwedeng i-demand namin yun since wala naman po kaming ibang dadaanan? Saan po ba pwedeng ilapit yon para legally makahingi kami ng right of way? Thank you po. Noong mga nakaraang araw, parang napag-usapan na natin ito. Ano? So, anyway, tanong mo ito at inaasahan ko nga nakikinig ka. No? Dito sa tanong mo, parang ang sinasabi mo, yung lupa mo ay landlocked. Ano ba ang ibig sabihin ng landlocked? Wala kang madadaanan. No? At kaya nga sabi mo, hihingi ka ng right of way. Okay, maganda po yan, hihingi, no? Yan pong hihingi, depende po yan kung bibigyan ka, no? Pero dahil ikaw ay landlocked, no? May mga biruan nga dyan, eh.
para daw makalabas, paggawa ka ng skyway. Hindi, biruan po to, pero totoo po yun. Hindi ka pwedeng dumaan kasi nga landlocked. At kuminsan, kaya ka lang binagbibigyan dumaan doon, eh, hindi ka pinapansin, ano? Pero, ganito ang pamamaraan. Dahil ikaw, eh, nandun sa lupa na kung tawagin natin ay landlocked, tama yung sinasabi mo. Pwede ka bang humingi? Okay. Kung pwede kang humingi, depende yan kung ikaw ay bibigyan. Okay? Yeah, diba? Pagka humingi ka, pinagbigyan, ang tawag doon, grant of right of way. Diba? Grant. Ngayon, pagka hindi ka pinagbigyan, pwede ka bang bumili? Eh, kapitbahay, eh, kita mo naman, hindi ko naman kaya magpagawa ng skyway. Eh, pwede bang ako ipagbigyan mo naman kahit na 3 metro palabas naman doon sa kalsada? Diba? Ganyan po yan eh. Eh, di, presyuhan mo ako. At kung kaya ko naman, ay pabayaran ko. So, bilihan na yon ng right of way. So, pag nagbilihan kayo, di, yun po ay pwedeng ipa-annotate doon sa titulo. At pwede rin palagyan ng titulo yun. Kaso magsusubdivide pa kayo, gastos pa yun. Diba? So, magbilihan na lang kayo at i-annotate sa titulo na binibigyan kayo ng right of way. Ang tanong mo, eh kung hindi ka gustong pagbigyan, ayan. Una, humihingi ka. Hindi ka binigyan. Ngayon, bumibili ka. Ayaw kang pagbilhan. Eh talagang parang di ka niya type, ano? Di ba? Parang ganyan eh. Alam mo, magkakapitbahay. So, hindi naman po pwedeng ganun. Ayaw ko. Ang batas ay merong sinasabi na ikaw ay pwedeng humingi o bumili dun sa lupa na dadaanan mo sa pinakamalapit na highway. Ang ginamit po na term sa batas, highway, the nearest highway. Pero sa Tagalog, pwede nating sabihin pinakamalapit na kalsada. Okay. Humihingi ka, ayaw kong bigyan. Bumibili ka, ayaw. Yan, dyan ka na. Pupunta ka na dyan sa barangay kasi magpapail ka na ng kaso para bumili sa kanya. Di ba? Siyempre, sa barangay, eh, kayo na may magkapitbahay. Yan ka naman, kaliit-liit na lote. Ngayon, hindi pa kayo magbigay. Yan, ganyan naman si Kapitan eh, di ba? Saka yung mga Tagalupon. Eh, kuminsan kasi yung mga magkakapitbahay, kuminsan eh, sila pa yung nagkakaroon ng kaunting inggitan, ano? So, hindi doon matatapos. Kung hindi kayo magkasundo sa barangay, ang husgado ang magbibigay ng desisyon kung ilan ang ibibigay at kung ilan ang babayaran mo. At yun ay magiging order ng husgado. So, dahil susundin lang ng husgado yung sinasabi doon sa batas na meron kang karapatang bumili. Maganda nga eh. Di ba? Pwede kang humingi. Eh, paghingi. Depende. Kung hindi ka bigyan. Pwede kang bumili. Ay, kung hindi ka pagbilhan. Ay, wala. Mahal ang magpagawa ng skyway. Hindi ba? So, pupunta ka na sa husgado. Para ang husgado na ang magpipix kung magkano ang dapat mong bayaran at kung ilan ang nararapat na right of way na mapapunta sa iyo, madaanan mo. No? Actually, dadaanan mo lang yun. Kaya, pipresyuhan ng husgado yun. So, yun ang tinatawag na kasagutan dun sa iyong katanungan. No? Na-discuss ko na yan dito, yung landlock, di ba? Yung walang dadaanan. No? So, thank you at mayroon pa ho tayong mga iba eh, pero sa susunod na po natin na live streaming at tayo po ay magpapaalam na at magsasara na tayo ng ating studio. Ito po ang Jeeping Spot Facebook Live Studio na matatagpuan dito sa number 29 National Road, Ludora Village to Nasan, Muntinlupa City. Lagi po namin sinasabi ang aming address. Ano po? Narito po kami sa number 29 National Road, Ludora Village to Nasan, Muntinlupa City, no? Kita naman nyo sa likod, no? Ayan, andyan ang picture ko, andyan ang aming address, andyan ang aming telepono.
Isa lang po ang aming gustong ipakahulugan nito. Hindi po kami nabibilang doon sa mga sinasabing troll, no? Ito po ay tunay na studio na binuo para makatulong sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa ating mahihirap na kababayan, na ang pagbabahagi po ng kaalaman ay upang, yun nga, sinasabi ko lagi, minsan dugot pawis ang pinuhunan, tapos maloloko lamang, mai-scam. So, ang inyong lingkod ay nagbibigay ng kaunting kaalaman sa kanila na sa ganon ay maiwasan naman na sila ay hindi malamangan o mai-scam, ano po. So, ganun po, nagpapasalamat po kami at kayo ay lagi naming kasama. So, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Silverio Biong Argaring, ang probinsyanong mangyan na nagsasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong susulong. Sa hanggang sa muli po, dito rin po sa ating studio, Jeeping Spot Facebook Live Studio. Ang amin pong programa ay tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 6 ng gabi hanggang alas 7:30 ng gabi. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyo at pagpalain sana tayo ng Panginoong Diyos.